48 minutos sa nakalabay sa Lasay sa Bundag sa Global Malindag Bangal Bay, number 1 news dito maglangan. Medyo bugnaw ang ito ang temperatura sa atong palibot na pandaliwa. Nini, consistent ang ito ang reporter na makahatod ginado sa ito ang comprehensive report. Ikan sa gangaan sa nagbayan sa Ozami si Double D, Trantay also Tata Rosal sa iyang Bantay Port Area. Bantay Port Area, pagbantay ang paniit sa mga kisaw sa tungguanan ning syudad. Bantay Port Area. My Bundag Dats, Guhay, good morning. Radio Kampana, live report. Yes, good morning Sir Landing, o sa tanang sa kinti peminal sa DXDDM Radio Kampana, ang radio sa simbahan. Iman sa 100.7 Call Radio. Sa imbahin na ito, pasalamatan ang labaw, makagagam, din hingpin na nakadunggo ang doka mga cargo vessel, kon passenger vessel. Nagikas nagbayo sa buong nang nakadunggo ni ang Kokalyong Shipping Lines, nga kanin gitawag o Pilipinas Mindanao. Dikusog dito ang barko, kaya itong nasairan, kanina pa ng alas 3, kapin kung kulang nakadunggo o nakablaster, base sa pangutanda sa mga pipila ka mga porters. Nung dahil mga bahina, wak na kita nakita nga doon na pa yung mga pasero nga lulan sa Singapore kung manaw doon sa itong pantalan na naka-standby doon sa mga exit nga bahin. Alos tana na doon, nakabiya, di kan doon sa mga nasing mga pantalan. Padawang sa ilang tagsa-tagsa ka mga destination, pinagi sa pag-service sa mga motor car drivers, sa mga porters na ka-on duty. At doon sa iron, basta doon ka mga passenger visa madunggo, 30 ka mga porters sa mga mo-duty, pag-service sa mga pasero. Alang sa tanang mga sumasakay sa nasa nga barko. Samtang ang ikadawang sa Japo, regular nga schedule sa mga barko, may skala na dito sa Ligan alas 9 ng tataod. Kaya mo diskarga, kaduna pa pipila ka mga pasero nga sakay sa nasa nga barko, nga dito manaw sa Ligan, mo diskarga, mo karga na po, then pabalik na po dito sa tampatalan, alas 6, kapin kong kulay niya gabi, o gingpit na buya, pabalik sa takbaya sa buha, alas 8 ang taknas kagabihon. Samtang ikadong barko, ang Transasia Shipping Lines, atong nasairan, natulo na ka mga unit sa barko nga magbihan dari sa Osamis, gikasugbo pa rin sa Osamis sa Transasia, dumatag adlaw nga Martes, Huwebes ug Sabado. Kay atong nasairan, atong pipila ka mga panahon, akad bulan, duha lang ka mga barko, pero karon tulo na, hindi ang usan yun ay medyo dako gayo nga barko sa Transasia, kagani pa ng last 4, nakadunggo kapin kong kulang hinungdan sa Gapon alos ka ng mga pasero nga sakay sa nasa nga barko hangtod ng mga gutloa nakabiya na o nagkita nakita nga doon na pa'y nag-standby dori nagulat silang mga minars kinabuhi and then sa Gapon regular nga schedule at ang saran muskala Gapon ng Siligan ang nasa nga barko and then una mood pa pabalik dito sa Dakbayan sa Sugbo sa Gapon atong nakita na siren isa ka cargo vessel na standby and then duha ka mga barge nag-abot karong buntaga diri sa tuwang pandalan and then pipila usab ka mga nakadamatang sa kanan nagulat sa servisyo halos kanan nakapuno medyo na puno-puno ganyan parking area and then din naman problema kaya duha lagi ka barge na standby and then ang usan na po na ganito na matigdan nga medyo mapay pagikan gikas may mukas pabulong na po diri sa tuwang pantalan sa Osamis. So ay problema sa mga sumasakay kay nung nasiran upat gapon ka mga bars ang nag-operate hangton na magkaranaglawa o karamagotloa. And then pa rin gapon ang security missions there is may ganghaan o perto before musulod sa mga sakinan sa kumpas pantalan undergo just pag-check up inagis na nakang-duty ng mga PPA guard under supervision na sa port police o pag-record sa mga plaka nini. And then atong siren, nakasinata gapong kamalinaon in terms of peace and order, ang compound o sa gawas nga bahin sa pantalan, why mga kabilinggan, and then padayon kaparasyon gapong sa mga tulok ang mga kinahimduk and then control sa Philippine Coast Guard, labi na katong mga barges nga madunggo gikas may mukas, in under the inspection, ingon man sa before mo larga, panong dito sa may mukas na pagbikan sa itong pantalan, undergo sa pag-inspection sa kinahimduk. Aron sa pag siguro nga way mga illegal nga mga activities ang nakasakay sa mga barges. Samtang rin sa gawas ng bahay, pipila na lang kang mga tour cabs na standby. Kaya lagi halos na ng pasayro na ilang deservisyuhan. Kaya salamat ang mga pasayro nga gikan sa may mukas sakay sa mga barges. Samtang dagat sa itong bayad, there's Panggelby, particularly sa itong coastal road. Medyo hunas, tinaw, huwag ito nakita nga mga pasayro naglutaw-lutaw sa nasa nga bahiya
Talwalas pagbunok sa ulan, matagaron niya, tinaw nga itong bahiya. Banda dito sa Bukirang Bayan sa Lando del Norte, medyo alos tanang porsyon gab, gikan dito sa porsyon na pinsaligan, padong na rin sa may kapatagan, naglugitom o naninaw na ito nga kasi natin nagpag-ulan, padong na rin sa may tanggob, ganyan atong malindang, di good makita, gawas lamang sa Bukagan Hill, gumikan sa makusog nga ulan na itong pagninaw dito sa Bukirang Bayan sa Bukid Malindang. And then sa Kapisay Kalimbyo, taliwalas pagbunok sa ulan, pero din nakabanda sa itong mga street sweepers na Senders Coastal Road, palibot rin sa itong Wilde Smart Port Road, nakip na sa gangaan sa itong Kota Bridge. So, ano kita nakita nga doon ay nagkalat o nag-standard ng basura. And then, nakapenetrate kaganiha ang usa ka garbage truck collector with compactor sa port area. And then, padayon Japon, ang Santos Ngunisa, karumutaga, kagapon maragawa ito, na-cancel, pero karumutaga, na ay Santos Ngunisa, ang mass presider si Reverend Father Ondo Genevieve Roma ang rector sa tong Marian Shrine o Kota Shrine. Nga pipila ko sa mga matuhon, nga may abil sa mong Santos Ngunisa. So, kinadubukan, once again, natupasalamatan tayo ng street sweepers, garbage collector na sign dere sa my port area. And then, of course, atong labaong makagagawin din sa tinugdan o hari sa Kalinaw. Gikan dere sa may pantalan o alang sa Banday port area. Sa DXDM Radio Kampana, ang radio sa simbahan, kini si Dogoli, 30 Sota Darusal, danag sa dakbayan.